Okay ka naman. Hi. Say hi. Maghi ka naman. Hi, Lee. Maghi ka naman sa mga subscribers. Ano mo? Sabi mo hi. Welcome to our Vlogmas Day 4. So, as promised, dahil weekends, lalabas tayo. And today, pupunta tayo sa Divisoria. And medyo late na. Kasi diba sabi ko sa inyo kahapon, yung nangyari sa Vlogmas ko, same day, film, edit, and upload. And mga 4:30 na, papunta pa lang kami ng Divisoria. Nasa Grab na kami ngayon. Pasensya na kasi pagka-uwi ko talaga sa office, natulog talaga agad ako kasi kailangan ko ng tulog. 3 days sunod-sunod na tayo nakakapag-upload and achievement yun. Anyway, yun, kasama natin si Lee today. And kung hindi niya ako ginising and hindi niya ako pinanalahanan na magdi-Divisoria kami ngayon, wala, tulog pa din ako. So ayun, pupunta na tayo ngayon ng Divisoria and shop with us today. Feeling ko malapit na tayo. Malapit na ba tayo? Ha? Feeling ko malapit na kasi may nakikita na ako mga Chinese na signages. So ayun guys, malapit na tayo sa DV. Ang una nating pupuntahan is 168. Hindi ko sure kung makakapunta tayo sa ibang mall, pero yun, ang destination ngayon natin is 168 mall. And malapit na tayo guys. And by the way, wala kaming face shield kasi doon na kami bibili ng face shield. So guys, eto, papasok na kami sa 168 and mahaba yung pila kasi merong syempre mga temp check. So, asan? Ito ba? Hindi pa alam kung saan. Saan ito? Bakit na kami? Nandito na kami sa escalator. Iba talaga yung entrance na pinasukan namin ng office mate. Pero ayun, nasa second floor na ba tayo? Second floor na. Tapos ayun. Ito, gusto ko ito. Blanket. Please, blanket. Gusto ko ito, plain colors. Kaya ko ito eh. Tangka ha? Ang bagay ko sa iyo, ma'am. Thanks. 1,000 scissor. Magkano ito sa plain color? 200. Ano size to, Che? Yung size. Tingin pa tayo sa iba. Wala na puro damit to eh. Turn on. Saan yung mga pangregalo sa mga bata? Wait lang, hindi ko na alam kung nasan. Mom! Yes, Mommy! Ano, saan yung ano? Yung, ang hirap pala dito pag wala kang specific na bibilin kasi kalat-kalat, no? Ano kasi mas na ang hirap pumili, no? Yun, nahihirapan akong bumili kasi hindi ko alam kung ano yung specific kong bibilin tapos kalat-kalat. May feeling ko bibili na lang ako ng pangregalo sa inaanak. Mom. Pang regalo sa inaanak ko. So, hindi ko pwedeng regaluan ng damit yung mga yun kasi hindi ko alam kung gaano sila kataba or gaano katangkad. Huwag kaya tayo dito sa mga damit kasi feeling ko wala akong mabibili. Ay, feeling ko meron na. Gusto ko ng short. Hey, Troy! Meron akong nabili mga short and gusto ko talagang bilan dito yung mga inaanak ko kasi hindi ko nga alam kung ano yung sizes nila. At saka yun nga, pag Divisoria nga pala, hindi specific na nandito yung mga damit, nandito yung mga shoes. So hindi ko alam kung ano yung mga specific na bibiling ko. Ikuti na lang natin lahat. Thank you.
Okay, na-figure out ko na hindi ka dapat pupunta sa Divisoria kapag wala kang specific na bibilin. So ngayon, napag-isip-isip ko na, ang mga kailangan kong bilhin ay pandagdag na regalo sa mga inaanak ko and chinelas. Kasi yung chinelas namin panloob, yung chinelas namin pambahay, inilabas namin. So yun, kailangan namin ng chinelas. And then sweater kung meron. Nandito na kami sa third floor ng 168 and nabibili ko tatlo pa lang, ha? Huh? With cheese. Yung lagi ko in order. So yun, tatlo pa lang yung nabibili ko kasi wala pa ako nagugustuhan. Wala pa talaga ako nagugustuhan. Pero itatry ko na bumili pa. And ngayon, nagutom tong isa. Ayan, magbimerenda lang daw siya sa Turks. Akyat, di ba nagtingin na kami? So, isang pababa pa ulit. So, baka may magustuhan pa ako. Alam nyo guys, parang mas natutuwa ako na dito sa third floor. Kasi dun sa first tsaka second floor ng 168, parang masyadong kalat, tsaka parang hindi masyadong okay yung quality ng mga yun, mga damit, yung mga binibenta. Pero dito, medyo meron ako mga nagugustuhan. Merienda lang kami tapos suyurin natin tong third floor. Hey guys, welcome to our Vlogmas Day 5. So today is Sunday and pagpasensya niya na hindi tayo medyo nakapag-ayos ngayon kasi kakagising ko lang. So good morning nga pala sa inyo lahat and it's Sunday morning. So pasensya na yun na hindi ko na na-vlog kahapon yung whole process nung pamimili namin sa Divisoria. And hindi na rin ako nakapag-vlog nung pagka-uwi kasi, di ba, inakyat namin yung 168 Mall and then yun yung time na nagva-vlog ako, inakyat namin siya. And then nung sinabi ko sa inyo dun sa vlog na uulitin namin, parang masusuyurin namin yung buong 168 Mall pababa. And then ang nangyari, nung third floor pababa namin, biglang super daming tao. Hindi namin alam kung bakit. Siguro dahil Saturday afternoon or Saturday night, kaya biglang dumami yung tao. So, nag-focus na lang ako sa pamimili kasi super ang hirap din mamili. Ang hirap din mamili kapag sobrang daming tao. So, hindi ko masyadong maire-recommend ngayon na pagpunta sa Divisoria ng ganitong time. Kung nag-iingat kayo, kung gusto nyo makaiwas sa COVID, hindi ko maire-recommend this time na pumunta kayo sa Divisoria. But anyway, ipapakita ko muna sa inyo yung mga napamili ko. And super konti lang niya, as in, wala akong masyadong makita na talagang type ko. And Divisoria mini haul lang to. But don't worry guys, next week or within this week, pupunta tayo sa Taytay. So feeling ko, doon sa Taytay, mas marami akong mapapamiling mga clothing haul. But anyway, papakita ko na lang din sa inyo yung mga konting-konting napamili ko kahapon sa Divisoria. So let's go first sa pinakamatagal kong hinanap, 45 minutes to 1 hour kong hinanap. And actually, suot ko na siya. And this is, ito yung sleeper. Super gusto ko to. Kalat na kasi to sa Divisoria. As in, super dami nang nagbebenta nito. Nakakalat na. It depends na lang yung sa quality. Nagkakaiba sila sa quality and sa price. So, ako hinanap ko to ng super tagal. Kasi gusto ko ng plain color and plain color black. And mostly, yung mga stalls doon sa Divisoria, wala. Wala ng plain color na color black. So, talagang hinanap ko to. And buti na lang, inulit namin yung paghahanap pababa. Mas sinuyod nga namin. So, nahanap ko siya. Gusto ko to. Nagre-range yung price niya sa DV parang mga 350 to 500 something. Ito parang 350 lang. And gusto ko siya kasi, yun nga, plain black. And super lambot nito, super comfy sa paa, easy slides. Yung iba kapag tinry mo siyang isuot or pag pinindot mo, hinawakan mo ganyan, matigas. Pero ito, ayun, nahanap ko na super lambot niya and plain black color. So yun, super gusto ko siya, suot ko na nga siya. Super comfortable niya sa paa. And then next na nabili ko is itong mga fleece blanket. So lately, nahilig ako sa fleece blanket kasi nga super lamig sa office. And kahit naka-jacket, kahit naka-sweater na ako, nilalamig pa rin ako sa office. So talagang, siguro meron ako mga dalawang fleece blanket. And yun, nakahanap pa ako ng gusto kong color.
And then ito, ang price nito sa DV parang nag-range ng 130 to 250 ganun. So, it depends sa inyo kung mahanap niyo yung stall na mas mura. Pero ako kasi aside from dun sa price, tinitignan ko rin yung quality, syempre yung color. Kasi maraming fleece blanket sa DV kasi puro character. Feeling ko hindi naman na siya appropriate na character fleece blanket yung biling ko. So, ayun, buti nakahanap ako ng mga fleece blanket na gusto ko yung style and yung design. So, ito, parang tatlo yung binili ko and ito yung first design. Ang cutie, di ba? Ito yung first, ayan. Tapos yan, lagi lang siya nakaganyan sa akin sa office. Yan yung first. And then second, super lambot nito. Tsaka, ito manipis na to. Kasi yung mga first na fleece blanket ko na nabili ko, medyo makapal. Ito medyo manipis. Pero same naman din yung cotton, yung tela, yung gusto ko. And yun, gusto ko syempre yung design and yung color. Ito yung pinakamaganda. The third one, cutie, diba? So, ayan. Kung gusto niya ng mga fleece blanket, hanap-hanap lang kayo. Hindi masyadong kalat ang fleece blanket sa Divisoria. Parang siguro mga 5 stalls lang yung nakita kong may fleece blanket. So, depende na sa inyo kung masipag kayong maghanap ng may okay na quality and okay yung price. And then next na nabili ko, ito hinahanap ko rin talaga to sa Divisoria. Kasi alam ko na meron nito sa Divisoria. So, ito yung face shield. Yan, cutie nito. Meron tong iba-ibang color. And mas mura yung may color kesa sa transparent. Ang price niya sa Divisoria nagre-range ng 120 to 150. And mas mura yung may color and mas mahal itong transparent. Pero kasi para sa akin, mas okay yung transparent. Ayan, kasi kapag feeling ko may color, ang hirap tumingin. Tsaka nakakasira sa mata. And then next, super konti lang talaga na nabili ko. Pambahay na shorts. So eto, nung nakita ko ito, gusto ko agad. Kasi gusto ko yung mga ganitong tela. Ayan, pambahay na shorts. Cute, di ba? May mga turn na ganitong tela. Kaso hindi ko type yung pantaas kasi either masikip or super luwang, hindi sakto sa akin. Parang 50 to 100 pesos yung range niya. And I have green. Actually, dalawa yung binili ko pero itong black lang yung akin kasi syempre itong green. Dama naman si mother, sure akong kukunin niya itong green. Cute, di ba? Ng tela, marami nito doon. And then, ito na, last na nabili ko is romper. Mahilig ako sa romper, sa sweaters. Cute rin nito, guys. So, ito, pinapatungan siya ng white or black plain t-shirt. And then, ipapatong mo ito. Yeah. And then, yun na may nabili ko. Chinelas! And then, ito pala, last one is another slippers. Kasi nga yung mga panloob namin slippers, yun yung ipinandala namin sa Divisoria. Another slippers. And ito, replica siya ng Havaianas. Replica lang siya. So, and I think that's it for this Vlogmas Day 4 and 5. By the way, for my Christmas giveaway, yung question ko, for 2,500 pesos. Again, guys, kung hindi nyo po alam yung mechanics, watch my Vlogmas Day 1. Sinabi ko dun yung mechanics kung paano kayo makakasali sa Christmas giveaway ko. And again, ang price ko for now is 2,500 pesos cash. Hindi ko alam kung dadagdagan ko pa ba yung giveaway. It depends kung mas marami pang sasali. And ayun, ang question ko for this Vlogmas Day 4 and 5 is, so my question is, kung talagang follower ko kayo, kailan yung aking last Facebook Live? So ayun, if you guys do, please don't forget to like, comment, share, and subscribe on my YouTube channel. So that's it, guys. Keep safe. I love you and bye! See you tomorrow!